Good day, everyone. This is JRM. Happy weekend, everyone. It's Saturday today. Ayan, katapos ng tingkagabi ng strawberry full moon. Now, right now, I'm riding a bike. And andito ako ngayon sa Ara Tower Terminal. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ano, no, isa sa mga hobby ng sa Koreans. Ito yung cycling or biking. No? Any type types of bike, no, pwede basta mga sipag ka magpedal, yan okay na. So I'm gonna show you the starting point, no, if you want to go challenge yourself in biking, no. So magi-start ka rito. So yun, sinukat na yung sole. Ayan, Seoul is 21 kilometer and the Busan is 633 kilometer. So yun po yung distance, no, from here dun sa Seoul. So 21 kilometer and then 633 kilometer in Busan. So mga siguro mga 3 days yun, no, mga magbabike. So if you want to challenge yourself, yan isa sa mga pwede mong libangan, no, dito sa South Korea. Aside from exercise na rin, na-exercise ka na, ayun, nakapag-travel ka pa by the use of your bike, you know. So, ayun, ipapakita ko rin sa inyo yung tulay, no. And that's the bridge going to Incheon Airport. Ayan. And as of now, low tide po ngayon. Ayan, nakikita niyo. And that's it. This is the K-Water, no? Korean Water Treatment Plant. Alright, that. And at nakikita nyo rin yung wind turbine. Ayan, nakikita nyo yung wind turbine niya. Ayan, sa Pilipinas meron na rin yan, sa Rizal and then sa Ilocos, no? Ayan, tinatawag na wind turbine. Sa ating mga kababayan, tinatawag nila yung windmill nga daw. Pero ang original talaga ano yan, yung wind turbine. It generates electricity through wind. That is the, what we call that, renewable energy, yeah, from the wind. Ayan, that's the wind turbine over there, guys. Ayun. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung ano, no, yung aside from going to Seoul, magbabike ka, magta-travel ka, di ba? Yun, meron din kami, meron din dito na isa sa mga wave din na para ma-enjoy mo rin yung pagbabike, yun yung bike certification or bike passport, or in Korean, Jajongko Yokwon. Kasi papakita ko sa inyo ngayon. Okay, wait. There we go. Okay, I'm back. Ayun. So nakita niyo naman yung itong mapa, no? So I'm gonna show you. Ayan. Yongin Ara Waterway. Ayan. Ito yung mga dadaanan mo, no? So nadaanan ko na rin yung lahat. Hanggang doon. Ayan. Yongin Ara Waterway. Ayan. Meron ding cruise ship ito. River. Ayan. So that's it, the Gyeong, we are here in Gyeongin Ara Waterway. We call it the Western Silak, Ara West Silak. Kung saan nandun yung meron dito ng ano, sea floodgate, no, parang ganun. So ayun, ipapakita ko nga pala sa inyo yung booth kung saan ka magpapa-stamp ng yung bike sir, bike passport, no, o yung Jajongko Yokwon in Korean. So that's it. Here we go. Ayan. So this is the booth. Ayan. Kung saan ano mo ngayon. Ayan. This is the stamp. Ayan. Sample. Ayun. So four rivers, Ara Waterway. Now, this is the first time. Ayan. Ayan ako. Hello. So ito yung mga pupuntahan mo. Yung mga kilometers hanggang dito sa Busan. Ayan, waterfront. Gusto mo naman, pwede ka naman magbike sa Jeju Island. Ayun. Ayan, ito yung mga mapa, no, ng pwede mong mga daanan, ano. Ayan, Changpong Bridge. So, dito yun sa Busan banda. Siya saan layo, ano. So, so you can buy your bike passport right now. Ano na siya ngayon? Internet na siya, online. So hindi na siya nakakabili. So hindi po tayo nakabili doon. So hindi po tayo nakabili. Okay lang.
Maybe we can purchase it online. Ayun, so andito ako ngayon dito sa ano, sa booth na ito, yung orange na to. Isa sa mga libangan ng mga Koreans, no. This is the bike passport stamp booth. And we are wherein you can put a stamp on your bike passport na dumating ka. So this is the starting point. Pag nakabili ka ng passport, bike passport, yun, dito ka magpapatatak. Okay? No, that's it. This is JRM. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, no, JR Mulirio. Thank you so much. And have a blessed weekend, everyone. Anyong gasyo.